naman. I love of all that short notice, you know. As you know, natanggap namin yung we talk about direct to the point by, you know. We received your petition for associations, you know. Last December 15, which was Wednesday. So immediately. But prior to that, there was also an urgent motion to refer to file by Masa Pasta, which you received. So, December 7th. December 7th, yeah. Anyway, so, upon receipt of this petition on December 15th, we immediately decided to, well, we then the board had a meeting. And also try to resolve your prayer for provisional increase. However, on second thought, we decided to first call on you. Para, first of all, ang one of the purposes is to mamamasko kami sa inyo na wag muna natin ipilit sa mas before Christmas or before the year end yung provisional increase. And let's we will set the hearing in January for the main petition. Ito po naman ay alam po natin na yung mga naunang ay nagpapugipon lang yun. Kumantang lalaki sila nung nagkaroon. Sa panahon ng kasaysayan, ay nagkaroon yun doon lamang nagkaroon ng tinatawag na rollback ng pamasahe. Yung sinatawag na provisional. Kasi yung po ay nagsimula ng 21 pesos hanggang pumulusan ang pagtaas dati ng 49 pesos per liter. At umabot na kaya kami nagkaroon ng tinatawag natin na pagpapay no tuloy-tuloy. Pagkatapos nung bumulusok na po yung 49 pesos, bumulusok ng pababa hanggang 21 pesos. Bilang ang laging sinasabi ay pambihira naman ang mga driver. Kapag ka nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng langis, ang laging sinasabi ay pagtaas ng pamasahe. Pagkatapos ang panawagan po ng taong bayan, bakit nag-rollback na napakababa na, hindi naman kayo nag-rollback ng pamasahe. Kaya doon po naging puso yung part ng tinatawag na provisional rollback ng pamasahe. Ibig sabihin, ay hindi totoo yung sinasabi ng tao na para kasi sir, pagka tumataas ang presyo ng langis, ay parang ang lumalabas, ay humihiling kami ng pamasahe na parang napakasalbahe namin. Doon kaagad nakatutok yung tingin ng lipunan. Pero hindi nila nakikita yung tunay na obligasyon ng government yung magbantay ka ng pagtaas, yung tinatawag natin na pagtaas ng presyo ng langis. Kasi meron naman tayong tinatawag na memorandum circular na kapag ka nagkaroon ng pagtaas ang presyo ng langis, ay may kapangyarihan ng kahit individual na operator na mag-file ka ng petition ng per increase. Nauso rin lamang naman yung group eh. Yung group na sinasabi na tsaka yung itinagda na pag tumaas na 5 piso tsaka pa lamang kami magtataas. Hindi po yun ang nakalagay doon sa tunay na ano eh. Pag nag-file kayo ng tinatawag na petition, tatanggapin po ng tinatawag natin ng work ng general office. Ngayon, pag kaya po ay natanggap na, ay sa looban lamang ng isang linggo, magbibigay ng special messenger na magdi-deliver kaagad ng notice of hearing. Ganon po yung concept eh. Pero yung po'y nawala unti-unti hanggang hindi na po namin naiintindihan yung uri ng kalakaran ng Ltfrb tungkol sa pagpapile ng petition ng per-increase at saka yung pagbigay namin ng provisional rollback, hindi rin kami nabigyan ng kopya kung ano yung naging dahilan. Kaya ang lumabas na lamang po ng mga nakalipat, dapat baguhin na natin yung sistema. Yung tinatawag natin na may sistema dapat yung kalakaran na nagkakaintindihan tayo pareho-pareho. Kaso ang nakakaintindi lamang po kasi,
yung yung pamahalaan, yung ahensya. Pero hindi po nagkaroon ng pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa party na nagbibigay ng pagpapahalaga na katulad namin. Tapos nung binabawi na po namin ang concentrate, kami pa rin yung salbahe. Parang ang lumalabas, hirap na hirap naman namin binawi yung provisional. Kasi sa legality po, Chairman, ay aminin natin ang katotohanan, parte kayo po, mga lawyer kayo. Ang katotohanan niya, yung provisional, hindi po naman nagkaroon ng tarifa eh. Kasi alam nila na pansamantala lamang yung rollback. Kaya walang tarifa. Ang original na tarifa namin na talagang tumaan sa proseso, yung 850. Ibig sabihin, yun ang original namin tinatawag na pamasahe. Dahil yun yung legal eh. Kaya ang lumalabas nga po ay yung sistema, yung umitim lamang kami ng 1 peso. Katulad po ngayon, binasa po ninyo yung petition ng per increase. Pero hindi ninyo nabasa yung panahon pa ng 2 taon na nakapag-file na ako. Simula ako sa 21 pesos, umabot ng 26 pesos, ay nag-file na ako ng petition. Pero hindi po nakikita ng board ngayon. Nandiyan po yun sa inyo. Alam po namin, pina-retrieve lang namin yung files nyo. Pero alam namin na several years ago may file kayong petition, which was, I believe, acted upon by the previous board. Hindi na lang po namin minention because these are very decent petitions. Hindi yung pinakabago. At ito yung naging basis kung bakit kami nagpatawag ito. Ay, paano po naman yung matagal na? At kasama po rin yun sa pag-uusapan nga. Kaya nga, yan, tama eh, hindi up nyo. Pero pinahanap na namin yung tulong dati, yung vision. Opo. At yung records. Salamat po, Chairman. Dahil nung araw kasi, pag may nababasa ang ACTO, talagang nawawala yung papel. Yan po talaga yung ka-original. Ano. At nagpapasalamat ako at may bagong pamunuan. Kaya nga po, mayroon po kami dyan. In fact, kaya kami nagtagal din doon. Yung muna iniintay-intay namin para makita namin. Pero alam namin din na may mga kanya-kanya pa kayong mag-obligasyon at tungkol na pupunta. Kaya kami naglabas ang nangyari. Maaaring habang nag-meeting tayo at nag-dialog. Eh, pero lang na-advise kami dyan. Okay, salamat po. At yun po yung sistema. Ang amin po ay kayo bago na po yung pamunuan at naniniwala po kami sa ating patuloy sa pamamagitan ng pamumuno ninyo. Dahil hindi naman ako naniniwala na pinili kayo na wala kayong gagawin sa ahensya ng lagay. At yun po yung 100% na paniniwala namin. Ang amin lamang po mong kahe ay request ay sa 2011 ay meron na po tayo yung tinatawag na pinagbabatayan. Yung alituntunin ng aming kalakaran. Doon sa tinatawag natin na pagpapay ng per increase. Dapat step by step. Pangalawa po ay nakaroon din po tayo ng sistema. Yung tinatawag na win-win solution. Panalo, parehong panalo. Huwag po yung panalo ng isa. Ang nire-request ko po ay pagka tumaas, pwede po siguro yung idea na pwede namang gawin ang department order sa pamamagitan po ninyo, yun ang win-win solution. Pagka tumaas, halimbawa po ng 5 piso, ay ultimatum, may 50 centavos kagad. Kapag halimbawa po naman ay bumaba ng 5 piso, ultimatum, ay meron kagad tinatawag na rollback ng pamasahe para sa benefit. Kung ganun po ang exercise, ay pari-pari pong win-win solution. Kasi natatalo po kami, katugad po nun. Nag-file kami ng 21. Nag-file kami ng 26. Pero ngayon po ay 37 pesos per liter na. Paano po yung kwenta na yung aming po estimate kung bakit ganun po yung aming kiniling? Naiiwan po sa ere. Kaya nga po, walang, tapos kuminsan po, kapag halimbawa 15 days hearingan ng monthly ng public hearing ay nagkakaroon po ng rollback. Na, ano? Ngayon, ang lalabas na naman doon, pag nagkaroon ng rollback, malapit na yung hearing, ang gagawin naman, mag-rollback sila ng 50 centavos. Tapos, kapag hiniling pa rin namin yung pamasahe, ang mangyayari po doon, salbahin na halimbawa namin sa taong bayan. Tapos pagka tumagal na naman yung hearing, i-re-resent na naman, ang mangyayari po doon, matagal na naman, pinabukasan, magtataas naman sila ng 2 piso, 150. Kaya yun po yung sistema ng pinaikot na parang lumalabas
sumasama yung image po ng panay ng transportasyon. Pero hindi natin naiintindihan na kami po yung tinatawag natin na pinakang public service na alam nyo, ang kalagayan po ng aming mga kasapi ay million po ang walang hanap buhay. Wala kayo sila po ay naghahanap pa lamang ng trabaho, ng utang ng pamasahe, kulang ang pamasahe. Kami po yung biktima nun. Hindi po nasusunod yung pamasahe 7 pesos. Kami sa may nagbabayad ng 5 piso, anong sasabihin? Sir, pwede ho ba ng 5 piso munang ibabayad namin dahil wala pa po kami, kulang lang yung pera ko. Mas madali kaming kausapin. Pero hindi po kayang gawin yan sa bus, hindi po kayang gawin sa taxi, at hindi pa pwedeng gawin sa LRT. Ang ibig ko sabihin, ganun po yung concept ng samahan namin dito sa sektor namin. Pero kami lamang po na pag hindi humawak ng manila ay walang kakainin, pero nakakapagparol pag pa po kami ng pamasahe na hindi rin kayang gawin ng LRT, ng part ng government. Kaya nga po yung sinasabi namin, ay talagang ang point ay wala na po talaga kami kumikita. At saka yung estimate po namin, hindi lamang po doon sa part lamang ng batayan namin ay yung pagtahas ng presyo ng labis. May mga additional po tayo na expenses na bayarin katulad po sa inyong ahensya. May mga tinatawag tayo na ibang ahensya na nagtahas din ng mga bawas ng aming bayarin sa pamamagitan po ng local government, MMDA, etc. No? Yung pagtaas po ng presyo ng spare part. Yan po yung mga, kasi kapag ka nag-estimate po kami, hindi lahat 100% doon lamang sa pagtaas ng presyo ng labis. Kasi negosyante po kami. Siyempre, pinaglilinaw natin kung bakit tayo po ay pwedeng magtaas. Kaya doon po, sir, sa pakiusap ninyo, kung talagang legal din, wala nang public hearing eh. Dapat ibigay na yung 850. Bilang sa sinasabi natin na nakikiusap kayo sa amin, na sinasabi natin ay wala munang tinatawag na pagtaas kayong Pasko. Ano po ang paanggaranti natin na pagdating po ng January ay yan ay maupuan na natin doon sa party talaga ng benefit ng transport sector. Pwede po kami magbigay doon sa number one pakiusap ninyo eh. Dahil na pwede namin ipaliwanag sa aming mga kasapi na doon sa party ng legality, kung ngayong kalaman nag-file ay lumalabas, may 15 days pa. Hindi yung kahilingan ninyo na ibigay namin doon sa party ng legality. Di ba po, Chairman? Kaya ang point po namin dito ay gumawa tayo ng tamang proseso, may guideline na tayo, bigyan ninyo kami ng kopya ng guideline natin para mapapag-aralan naman ng mga abogado namin yung sistema ng part ng ano. Kasi sinasabi nga ng lawyer namin, humingi ka ng kopya kung ano yung tinatawag natin na implementasyon nila, kung paano yung role nila sa pagpapayad. Ba, yun lamang po na tinatawag ng mga decision ng araw. Kung mabibigyan kami doon, yun na rin ang pattern namin ng pang-fight sa inyo eh. Ito nga po, sandali po. Yung bali, ipapaliwanag po ni Board Member Iwa yung magiging proseso dito, masasagot na rin po siguro yung naulit ni Mr. Johnson Mateo ng piston tungkol sa procedure. At pati po yung sinasabi. Pero yung merito po ng inyong main petition na nauulit na rin o na makabasihan ng inyong pag-petition, pwede pong mapapag-usapan po yan sa hearing. Kaya yun pong sa proseso, may proseso naman po kami susunod. Kami po, nakikiusap sana na sana po ngayong Enero na natin na tatalakayin po yung increase of fare, no? Kasi mapapansin nyo sa Visayas, Mindanao, mas mataas po ang presyo ng gasolina doon by 6 pesos po. At wala akong nagpa-file ng petition for increase of fare. Sinatawag na provisional hanggang hinihiringan ay ibigay na sa amin yung 50 centavos dahil yung po naman ay pinahirang lang ako. Nakalagay po yun dun sa petition po. So, tama ba ang pagkaintindi ko na kayo, nag-agree kayo ngayon, parehong yung kayong mga nandito, na magkaiba lang yung sistema ng pagpapayo nyo sila
may provisional increase na yung pala yung dati yung sinasabi ni ka Efren hindi naman dapat hindi na dapat mag petition dahil dati naman 850 parang hihingi na lang na actually pababa pa nga dahil ang official ay 850 ang sa inyo naman yung auto da medyo da LTOP at saka LTU transporter motion and sorry yung provisional increase ang parang katapat na noong sinasabi ni ka Efren na hindi naman official yung 7 pesos ngayon para ibabalik na lang sa from 850 bababa pa nga ng 750 pero bababa pa siya sa official. Oo, tapos sa inyo naman sinasabi niyo yung sa inyong motion and I would presume if there was a motion there was a pending case already that is why there is a motion and you are siguro tipe ang inyong motion will be to kung ititreat natin legally will be consolidated doon sa dating case for yung 850 na na-increase. Ganun ba yung mangyayari doon? Now, with the, ito, iba-iba lang ang procedure pero iisa ang gusto nating marating which is to go back or go back or go up, go down to 750. Siguro, shared burden mo sana. Chairman, huwag naman transport sector mo lahat. Baka pwede natin ilahin ang ating magiging ng Secretary ng Energy. At siguro bago ulit. At siguro naman, come up with creative ideas on their end. Dati merong keeping discount. Baka maligtas na lang. At 2 peso valid observation and suggestion. At kami naman, siguro sa part namin, kung kailangan nyo ng tulong, maybe an endorsement para sa mga oil companies, para kung ano man yung hihilingin nyo, masuportahan namin. Gagawin natin. Gagawin namin. Motion, petition, or the stand of airplane, all boils down to one objective, and that is to bring back the, or bring back, or forward or maintain to the level ng 750 for the first 4 kilometers. And may suggestion si Kalan doon na pwede nang walang hearing. Whether it's a motion, whether it's a petition, whether it's a provisional increase, which will have the same effect. At nagagawa po talaga ng paraan ng government na naging karanasan na namin. Kapag pinakiusapan naman ng Department of Energy ang mga oil company, ay nag-mitigated sila. At kung medyo yung oil company medyo mapapakakalamukha, medyo mag-create naman ng counting parang subsidy yung parte ng government hanggang ilang araw lang naman. Parang ganun po yung stand. Tapos, yun sa parte po naman ng DTI, baka naman may pangako rin sila doon sa parte na tinatawag ng mga yung pangunahing bilihin. Baka may stand din sila na may ibigay. Para naman po sa paglabas namin sa aming mga member, kaya naghahanap kami ng iba't ibang uri ng solusyon na hindi mauubos yung parte ng pansamantala na hanggang December ay hindi kami magtataas. Parang ipakita rin natin sa parte ng government na nag-iisip din yung government na wag lamang magsakripisyo yung mas nakakarami. Ilan lamang yung magsasakripisyo. Parang ganun po, para naman hindi naman kami masyado part dun sa na may kwento namin yung bigay na lamang namin ng ganun. Kaya tama lamang po yung dialogue ng Department of Energy, nandun yung oil company, nandun tayo, nandun si ano, parang ang lumalabas,
ay bidyo-bidyo naman yung kinikita nila. Dati naman po sila nakapagbigay talaga ng tinatawag na discount. May balik lamang mga pansamantala hanggang December lamang. Parang ganun po yung concept. At kami po naman ay nagkakaisa dun sa party na tinatawag na Pasko naman. Ay pwede mapagbigyan yung kahilingan ng ating Ltfrb para katawag na yan. Yung wala po ng pagtaas na yung mga saan. Maraming salamat na ang kahilingan ng lahat, without taking into consideration kung may increase man before the end of the year or not, ay yung mapunta sa 760 ang first 4 kilometers. Yung per kilometer, wala mo na yun. Wala yun. Ano? Now, ang isang kay i-deliver it ng board if we can automatically order the reversion or increase. Kasi pag sinabi natin increase, hindi pwede automatic talaga yun. But if we take the view of the other translations, parang gano'n. Pero, we will have to deliberate on that, kung pwede na yon. Whether it's called a provisional increase or a reversion, we will deliberate kung pwede. If not, then we have no choice. We will have to go to a hearing. Okay. Ang next is we committed to coordinate or to call a meeting with DOTC and DOE and salamat sa pagbibigay sa aming pag-uulat. Hopefully see you next week. Thank you.